Bianca, pwede ba akong manligaw? Napatingin si Bianca sa binibigay na bulaklak at teddy bear ni Drew. Bukod sa kinakabahang binata sa harap niya, napansin niya rin ang ibang estudyante ang kinikilig sa ginagawa nito. Ayaw niyang tanggapin, pero ayaw rin naman niyang magpahiya ng manliligaw. Ah, salamat dito. Marahang kinuha ni Bianca ang mga bulaklak at teddy bear. Pero pwedeng sa private na lang tayo mag-usap. Ang dami kasing tao dito, Drew. Napatingin si Bianca sa tarpaulin na may mukha niya pa talaga. Nahihiya na siya sa surprise ni Drew. Parang gusto niya na lang mag-walk out. Sa dagat ng mga tao, nakita ni Bianca si Jackson. Napalunok siya sa kaba. Nakatitig ito sa kanya na parabang may ginawa siyang masama. Kumunot ang noo niya at umiwas ng tingin. Kinakabahan talaga siya kapag nahuhuli niyang nakatingin si Jackson. Tara na! Mahinang sabi niya at hinila na si Drew palayo. Bigla namang nagsigawan ang mga estudyanteng nakakita sa kanila. Siguradong pag-uusapan sila, pero hindi na muna iniisip yun ni Bianca. Gusto niya lang talagang makalayo sa nakakakabang titig ni Jackson. Ano? Pumapayag ka na bang manligaw ako, Bianca? Tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga siya. Drew, magiging tapat ako sa'yo. Ayoko talagang magpaligaw. Wala pa sa isip ko yan. Katutungtong ko pa lang ng college. Naglaho ang ngiti ni Drew. Pero, hinila mo ako. Umiling si Bianca. Hinila kita kasi ayokong mapahiya ka. Hindi ko rin gusto ang ginawa mong sinabi mo sa akin ang feelings mo in public. Nape-pressure ako. Sana wag mo na lang ulitin yon. Halatang naghahanap ng sagot si Drew. Kung ganon, bastard na ako? Huminga siya ng malalim. Sorry. Ayaw niyang sabihin ng direkta pero hindi niya alam kung papaano sasabihin. Lalo naman na ayaw niyang magpaasa. Kapag hindi niya talaga gusto, hindi niya na ini-entertain pa. Bastard si Drew? Gulat na tanong sa kanya ng best friend niyang si Ida. Ang gwapo na nun at mayaman. Bagay kayo. Kung ako yan, sasagutin ko na si Drew. Umiling naman si Bianca. Wala pa sa isip ko yan. Gusto ko munang mag-focus sa pag-aaral. Hindi rin naman mga katulad niyang tipo ko. Bumagal ang paglalakad ni Bianca nang mapadaan sila sa soccer field. Hindi matanggal ang tingin niya kay Jackson na naglalaro ng soccer ball. Para lang kaibigan ng binata ang bola. Hindi niya kaya ang ginagawa nito, pero kapag si Jackson ang gumagawa, parang sobrang dali lang ng lahat. Gumuhit ang maliit na ngiti sa mga labi ni Bianca nang tumama sa net ang soccer ball. Magaling talaga itong maglaro kaya nga laging inilalaban ng school. Ayon, kaya naman pala hindi tipo ang katulad ni Drew. Si varsity at scholar ang hanap. Hilig mo sa dirty duking ano? Sabi ni Ida sa kanya. Nawala agad ang ngiti niya. Huwag mo nga kaming gawing issue, ikaw talaga. Tumaas ang mga kilay ni Ida. Talaga ba? Huling-huling na kita. Nakangiti ka nga kanina eh. Ilang beses din kitang nakikitang nakatitig sa kanya, no? Sabagay, palagi ko rin nahuhuling nakatingin niyang si Jackson sa'yo. Hindi naman. Aray! Daing ni Bianca nang may tumamang bola sa ulo niya. Sa sobrang lakas ng impact, napadapa na siya sa lupa. Nataranta naman agad si Ida. Maya-maya ay may lumapit na sa kanyang mga tao. Napamulat na lang siya ng mga mata. May bumuhat na sa kanya. Umawang ang bibig ni Jackson. Dadalhin kita sa klinik. Napatingin si Bianca sa damit nito na hawak niya. Pawisan ng binata pero mabango pa rin. Yon ang unang beses na nagkalapit sila ng ganoon. Ni hindi pa nga sila nagkakaroon ng matagal na pag-uusap, pero parang kilalang kilala na nila ang isa't isa. Maya-may nilapag na siya ni Jackson sa kama ng school clinic. Pakitingnan, natamaan siya ng bola sa ulo. Umatras na si Jackson palayo sa kanya. Tinanong siya ng nurse, medyo ayos na naman siya, nahilo lang talaga. Ginamot na lang ang mga sugat niya sa tuhod dahil sa padapang pagbagsak niya kanina. Pumasok naman ang nag-aalalang si Ida. Girl, ano, okay ka na? Nagulat ako, mas lalo akong nagulat nang bigla kang binuhat ni Jackson. Eh, ang layo niya nga kanina. Nasa field pa siya pero mabilis siyang nakatakbo nang matamaan ka ng bola. Si Jackson, nasaan siya? Tanong agad ni Bianca. Humalukip-kip naman si Ida. Bakit pakiramdam ko, sa halip na ako, mas gusto mong si Jackson ang makita mo? Napailing naman ang dalaga. Gusto ko lang magpasalamat sa kanya.
hindi ako nakapagpasalamat. Puno ng pang-eechos na tinignan siya ni Ida. Nabago ka lang, hinahanap-hanap mo na. Kanina, nakita ko siya dyan, nasa labas ng clinic. Nang dumating ako, umalis na rin. Mukhang hinihintay ka lang niyang may kasama bago bumalik ulit sa field. Tumango na lang si Bianca. Iniisip niya kung papaano siya magpapasalamat. Kaya lang, nahihiya siyang lumapit kay Jackson para lamang doon. Nang sumapit ang uwian, nauna nang umuwi sa kanya si Ida. Bumili naman siya ng kape at slice ng cake para kay Jackson. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang binata, kaya nag-abang na lang siya sa parking lot kung nasaan ang motor nito. Alam niya dahil sa lahat ng mga estudyante, ito lang naman ang may klase na ganoong motor. Ang tagal naman niya, iwan ko na lang kaya dito, tanong ni Bianca sa sarili. Malamig ng kape, dapat pala hindi na lang itong binili ko para sa kanya. Pakiramdam ni Bianca, mapapahiya siya kapag binigay niya ang kape na malamig na. Lumapit siya sa basurahan, itatapon niya na sana yon nang may magsalita sa likod niya. Sayang naman, bakit mo itatapon? Tanong ni Jackson sa kanya. Humarap agad siya sa binata. Good afternoon, sir. Mahinang tumawa si Jackson at lumapit sa motor nito. Sir? Ano ako? Prof mo? Napalunok naman si Bianca at marahang lumapit sa binata. Senior ka kasi, mas bata ako sa'yo. Freshman pa lang ako. Pero senior man ito, matagal niya na talaga itong kilala. High school pa lang siya, madalas niya nang makita ito sa department nila. Akala niya ay may girlfriend ito roon. Yun naman pala, sinusundo lang ang kapatid na babae. Napatingin si Jackson sa kape. Para sa akin ba yan? May pangalan ko. Medyo inilayo niya ang cup. Malamig na, sorry. Ito na lang cake, pwede pa to. Gusto kitang bigyan as appreciation kasi dinala mo ako sa clinic kanina. Tumaas ang mga kilay ni Jackson. Hindi na naman kailangan yan. Sapat na sa akin ang thank you, Bianca. Thank you. Agap niyang sagot. May pinipigil naman itong ngiti. Kanino ka nagpapasalamat? Kumunot ang noon niya. Sa'yo. Mataman na tumingin sa kanyang binata. Sabihin mo. Thank you, Jackson. Sabi pa niya. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Jackson. Naguluhan naman siya. Parang thank you lang, napakarami pang arte ng binata. Napasinghap si Bianca nang kunin nito ang cup mula sa kanya. Malamig na yan, hindi na masarap inumin. Ibibili na lang kita ng bago. Pero tuloy-tuloy nitong inubos ang kape sa harap niya. Ayos lang, masarap pa rin naman. Bakit itatapon mo? Para sa akin to, di ba? Namumula na si Bianca sa sobrang hiya. Itatapon ko na kasi nga malamig na. Hindi mo na dapat ininom. Ibibili mo naman ako ulit, di ba? Biglang tanong ni Jackson sa kanya. Naguluhan naman siya agad. Ha? Okay lang kahit lumamig na ang kaping binigay mo. Nakangiting sabi ng binata. Nagulat naman si Bianca sa sinabi nito. Hindi na siya makapagsalita. Kung alam niya lang na coffee lover ang binata, 10 cup na sanang binili niya. Kinuha rin ni Jackson ang kahon ng cake. Ayoko ng cake. Hindi ako mahilig sa matamis pero kakainin ko pa rin dahil binigay mo. Umawang ang bibig ni Bianca. Bahagya lang umupo ang binata sa motor nito. Walang hiyang kinain ni Jackson sa harap niya ang cake. Nakatayo lang siya roon. Pinapanood itong kumain. Napatikim siya. Thank you ulit, Jackson. Bigla nitong itinapat sa bibig niya ang tinidor na may lamang cake. Masarap. Hindi niya alam kung isusubo yon. Gayunpaman, ngumanga pa rin siya at kinain iyon. Nahihiya siyang tanggihan si Jackson. Tinakpan naman agad ni Bianca ang bibig at marahang umuya. Mahinang humalakhak ang binata. Napakahinhin! Nilunok nga ni Bianca ang kinakain. Salamat ulit. Wala ka na bang ibang salitang sasabihin kundi salamat at thank you? Natatawang tanong ni Jackson at inubos na ang cake. Tiningnan niya ito ng mabuti. Ano bang sasabihin ko? Maya-maya ay itinapon ni Jackson ang box. Baka magko-confess ka? Umiling agad siya. Anong magko-confess? Ano namang aaminin ko sa'yo? Humalakhak ulit si Jackson at napailing. Nasa ng sundo, ihahatid ka ba ng boyfriend mo? Gusto mong tawagin ko si Drew para sa'yo? Umiling agad si Bianca.
Wala akong boyfriend. Hindi ko boyfriend si Drew. Hindi naman ako nagpaligaw sa kanya. Susunduin na rin ako ng driver namin. Hinihintay ko lang. Marahan itong tumango at matamis na ngumiti. Kung ganun, mamaya na rin ako aalis. Hihintayin kong masundo ka. Napakagatlabi si Bianca. Para lang siyang ewan na nakatayo sa harap ni Jackson. Gusto niyang umalis na. Wala naman silang pag-uusapan. Pero kahit tahimik lang ang sandaling yun para sa kanila, gustong gusto niya pa rin madama. Bumaha ang pagkadismaya sa kanya nang magsuot na ito ng helmet. Aalis ka na? Hindi niya man nakita ang ngiti nito, kita niya naman sa mga mata. Parang sa tono mo, ayaw mo kong umalis, Bianca. Hindi naman sa ganon. Humigpit ang hawak niya sa kanyang mga gamit. Sumakay na si Jackson sa motor. Ayaw ko pa rin umalis kaso nandyan ang sundo mo, Bianca. Napatingin naman agad siya sa paparating na sasakyan. Pakiramdam niya ilang beses niya nang naipahiya ang sarili sa harap ni Jackson. Iiwan na pala siya dahil sa sundo niya ang dumating. Akala niya pa naman boring na talaga ang binata sa presensya niya. Sumakay na si Bianca sa kotse. Wala na siyang ibang nagawa kundi tanawin lang si Jackson. Nang hindi niya na makita, napasandal na lang siya sa backrest. Pinilit niyang maging seryoso pero unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ni Bianca. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon sila ng ganoong pag-uusap ng binata. O anak, nagbe-bake ka? Gabi na! Tanong ng kanyang ama na si Gregor. Yumakap naman siya rito. Good evening po, Papa. Ah, hindi lang po ako makatulog. Tapos na rin naman po ako mag-aral. Nagbe-bake na lang po ako. Kahit ang totoo, sinadya talaga ni Bianca ang mag-bake. May gusto kasi siyang pagbigyan. Mas gusto niyang sariling gawa. Naiisip niya pa lang na magugustuhan ni Jackson ang gawa niya, nababalot na ng kagalakan ang kanyang puso. Bakit heart shape yan? Sinong pagbibigyan mo? Tanong ng kanyang ama. Natigilan siya sandali. Ah, ano lang po, ibibigay ko kay Ida. Maarte po kasi yun, Papa. Gusto ng heart para special. Natawa naman si Gregor. Kaya talaga. Oo nga pala, ngayon lang kita natanong. Naligawan ka raw ni Drew? Huminga ng malalim si Bianca. Opo, pero binasted ko po, Papa. Tumango naman ang kanyang ama. Okay lang naman sa akin na mag-boyfriend ka. 19 ka na naman anak, pero dapat alam mo pa rin ang limitasyon mo. Saka, okay din naman sa akin si Drew. Kilala ko ang mga magulang at galing din sa mayamang pamilya. Kung may mga babasted din ka man na pumuporma sa'yo, mga dukha lang sa bayan na to. Ayokong mapunta lang sa kung sinong hampas lupang unika iha ko. Tumango na lamang si Bianca. Nang makaalis ang papa niya sa kusina, napabuntong hininga na lamang siya. Mabait naman ang kanyang ama pero hindi nito matanggal ang pagiging mata pobre. Maraming nakakaalam sa lugar nila ng ugaling yon ng kanyang ama. Nang sinabi ni Gregor na ayaw nito ng mahirap para sa kanya, biglang sumagi sa isip niya si Jackson. Mahirap lamang ang binata, nakakapag-aral dahil sa scholarship. Ang alam ni Bianca, nanay na lang nito at kapatid na babae ang kasama sa buhay. At sa pamilya, ito ang breadwinner. Nagkukumpuni ng mga sirang appliances at minsan nakikita niyang nag-aayos ng tricycle. Doon pa lang, batid ni Bianca na masipag na tao si Jackson at mapagmahal sa pamilya. Wala siyang dahilan para hindi magustuhan ang tulad ng binata. Hindi naman masama at kasalanan ang maging mahirap. Kaya para sa kanya, walang mali kahit makapangasawa siya ng mahirap na lalaki. Ang mahalaga, masipag, may pagsisikap at pangarap sa buhay. At lahat ng yon, nakikita niya kay Jackson. Asus, bakit pakiramdam ko hindi naman talaga ako ang bibigyan mo nito? Nadamay lang ako? Natatawang tanong ni Ida. Wow, heart shape pa. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Eh, yan ang trip ko na Mulder. Pasalamat ka na lang binigyan kita. Heart kasi, mahal kita bilang kaibigan. Kung ano-ano talagang sinasabi mo. Tiningnan naman ni Ida ang isa pang box na hawak niya. Eh, para kaninong isang yan? Alam ko na kung sinong bibigyan mo kahit hindi mo nasabihin. Kaibigan mo ako, Bianca. Wala ka nang maitatago sa akin. Natawa na lang si Bianca. Hindi na rin niya naman itatanggi. Walang sense para magsinungaling pa siya. Kaya nang uwian na, naghintay siya sa binata. Kaso,
isang oras na siyang naroon, wala pa rin si Jackson. Bianca? Tanong sa kanya nito. Umayos agad siya ng tayo. Magandang hapon. Kumunot ang noon nito. Kanina ka pa. May isang klase pa ako ngayong hapon. Pasensya ka na. Inabot niya agad sa binata ang kape at cake. Iced coffee ang binili ko para sa'yo. Ito namang chocolate cake. Ako mismo ang nag-bake. Salamat nga pala ulit. Marahan itong tinanggap ang mga bigay niya. Napatingin ang binata sa mga estudyanteng napapatingin sa kanila. Umigting ang panga ni Jackson at napapikit. Maya-maya ay muli itong dumilat. Sa pagkakataong yon, namumungay na ang mga mata nito. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni Jackson sa kanya. Napasinghap naman ang dalaga. Ha? Napatingin ulit ito sa mga estudyanteng napapatingin sa kanila. Maraming tao. Ayaw mo ng sobrang daming atensyon, di ba? Nagulat siyang alam yun ni Jackson. Tama ang binata. Ayaw niya ang atensyon ng maraming tao. Medyo mahiyain din kasi talaga siya. Kaya rin isa lang ang kaibigan niya. Si Ida lang ang maingay sa public. Gusto ko pa ng oras, kasama mo. Pag-amin ng binata. Dadalihin lang kita sa lugar na wala masyadong tao. Kung hindi ka komportableng may makakita sa atin. Ayos lang naman sa akin. Pero ikaw, kung anong gusto mo. Inilagay nito sa motor ang cake at kape. Kinuha nito ang isang helmet at marahang inilagay sa kanyang ulo. Ibabalik din kita dito sa school bago magdilim para masundo ko ng driver mo. Okay ba yon? Tumango naman si Bianca. Hindi sila malapit sa isa't isa para magtiwala siya agad kay Jackson. Pero sa ilang taon na palaging nagtatagpo ang mga paningin nila, para bang kilalang kilala na nila ang isa't isa. Namalayan na lamang ni Bianca na sakay siya sa likod ng motor ni Jackson. Nahihiya siyang humawak, kaya sa damit lang ng binata siya nakakapit. Napasinghap siya nang biglang nagpreno. Napayakap na siya sa katawan ni Jackson. Sorry. Nahihiya niyang sabi at inalis agad ang mga braso. Pero kinuha nito ang kamay niya at pinahawak sa bewang nito. Kapit ka lang, Bianca. Baka mahulog ka. Napalunok siya at bahagyang umiti. Nanatili na nga lang talaga ang kapit niya sa binata. Maya-maya ay nakarating na sila sa dalampasigan, malapit sa likod ng bahay ng mga ito. Doon lang ang bahay niyo, di ba? Hindi niya napigilang tanong. Nangingiti naman si Jackson. Alam mo palang bahay namin? Namula naman agad siya sa hiya. Alam ko kasi si Manong Danilo yung driver namin sa'yo nagpagawa ng refrigerator nila dati, di ba? Mahinang tumawa si Jackson. Upo ka na rin sa duyan. Umupo naman siya. Bahagya siyang napangiti nang malanghap ang sariwang hangin. Nasa harap niya ang dagat at ang palubog na araw. Lumulubog sa buhangin ang mga paa niya, kaya hinubad niya muna ang kanyang mga sapatos. Nagulat na lang siya nang lagyan ni Jackson ng gumamela ang kanyang tenga. Ganda. Napangiti naman siya. Salamat sa bulaklak. Umupo ito sa tabi niya, hawak ang kape at ang kahon ng cake. Uminom naman ang binata. Mahina itong tumawa. Matabang ng iced coffee mo para sa akin. Ilang oras ka bang naghintay doon? May pangaasar na tanong ni Jackson. Nautal naman siya. Saglit lang naman, baka sa pagbiyahe na natin natunaw ang yelo. Parang kada mag-uusap sila ng binata, napapahiya lang siya. Sinisikap niya namang maging kalmado pero umaalpas talaga lahat ng emosyon niya kapag kasama si Jackson. Kaba, pananabik, takot at kung ano-ano pang emosyon ang kayang ipadama sa kanya ng binata. Binuksan ito ang box. Heart-shaped cake? Naghanap agad siya ng palusot. Yan na lang ang molder na nasa kitchen namin. Yung iba, nayupi. Tumaas ang mga kilay ni Jackson at nangingiti. Paanong nayupi, Bianca? Pakiramdam niya talaga, nakakahalata na si Jackson. Niyupi ko. Sumabog ang malakas na halakhak ni Jackson. Napaiwas na lang si Bianca ng tingin, pero natatawa na rin siya sa labis na kahihiyan. Kahit naman walang salita ang magkumpirma, batid niyang pareho lang sila nang nararamdaman ng binata. Simula ng araw na yon, naging tuloy-tuloy na ang mga pagkikita nila pagkatapos ng klase.
palagi niyang idinadahilan na gusto niyang magbigay ng iced coffee at sweets dito. Palagi naman itong iniinom at kinakain yon. Naging mas malapit pa sila sa isa't isa. Hindi ako makakasama sa iyo sa dalampasigan. May final project kasi kami, kailangan gawin sa bahay ng classmate namin. Imporma niya kay Jackson. Natigilan naman ito. Ganun ba? Sige, kita na lang tayo bukas. Susundin ko rin ang kapatid ko. Isasabay ko na pa uwi. Diyan lang kayo sa bench, maghihintay ng classmates mo, di ba? Tumango naman si Bianca. Pagkatapos niyang ibigay ang cake at cupcake ay umalis na siya sa tabi nito. Nagkangitian pa silang dalawa. Maya-maya ay biglang dumating ang kapatid ni Jackson. Oh, bakit may iced coffee ka? Acidic ka na nga. Malungad-lungad ka na, inom ka pa ng inom ng kape. Kuya, may cupcake pa. Hindi ka naman mahilig sa matamis ah. Natigilan si Bianca sa narinig niya. Hindi na siya makatingin sa direksyon ni Jackson. Binalot na siya ng hiya. Bigay pa naman siya ng bigay ng kape at matatamis na pagkain sa binata. Napakadaldal mo, Joy. Pahama ka. Narinig niyang naiinis na sabi ni Jackson. Sumagot naman ang kapatid nito. Bakit? Totoo naman na. Hindi ka naman talaga umiinom ng kape. Bawal yan sa'yo. At hindi ka naman mahilig sa sweets. Sino bang may bigay niyan? Babae mo? Kuya, akin na lang. Inilayo naman agad ni Jackson ang kape at ang cake. Tumigil ka. Akin to, Joy. Kung gusto mo, bumili ka. Napakadamot mo naman, kuya. Bulalas pa ni Joy. Hanggang sa nakatayo na si Bianca, hindi na siya makatingin pa kay Jackson. Nang makalayo, huminga siya ng malalim. Titigilan niya na ang pagbibigay ng kape at mga sweets sa binata. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na muling nag-abang si Bianca kay Jackson tuwing uuwi sila. Wala rin naman siyang maisip na dahilan para abangan pa ang binata katulad ng palagi niyang ginagawa. Naging abala rin naman siya sa exam kaya hindi na rin talaga siya nagkaroon ng oras para makipagkita pa kay Jackson. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Bianca kay Drew. Ngumiti naman ito sa kanya. Ikaw ang date ko para sa birthday party ni Abuela. Nagulat naman siya sa sinabi ni Drew. Malapit ang pamilya nila sa isa't isa. Alam niyang gusto pa rin siya ng binata pero binastad niya na ito. Kaya hanggat maaari, umiiwas na siya para hindi ito umasa. Pero hindi ko alam na ako ang date mo. Okay lang din naman kahit wala akong date, Drew. Kasama ko naman si Papa. Hindi direktang pagtanggi ni Bianca. Nawala ang ngiti ni Drew. Bago pa ito makasagot, bumaba na ang kanyang ama na si Gregor. Bihis na ito para sa party. Ako ang nagsabi kay Drew na ikaw ang date niya ngayon, Bianca. Siguradong mabuboring ka lang doon, anak. Puro matatanda ang mga nandun at mga kaibigan lang din ni Drew. Mas mabuting magkasama kayo para hindi ka mainip. Saad pa ng kanyang ama. Wala na siyang nagawa nang igiya siya ni Drew papasok ng sasakyan. Alam niya namang maiinip siya kaya naghanda na siya ng mga babasahin sa cellphone niya. Mas gusto niya pang gawin yon kaysa makihalubilo kay Drew at sa mga kaibigan nito. Habang nasa party, yun na lang ang tanging pinagkaabalahan niya. Kapag may nagustuhan si Bianca na pagkain, saka siya kakain. Natigilan lang siya ng maramdamang parang may nakatitig sa kanya. Sa dagat ng mga tao, nakita niya si Jackson, nakasuot ng uniform na pang-waiter. Nagsiserve ito ng mga alak sa bisita. Ngingitian niya sana pero malamig ang tingin nito sa kanya. Umiwas ng tingin ng binata at hindi na ulit siya pinansin. Bianca! Tawag sa kanya ni Drew at inilagay sa bewang niya ang kamay nito. Nandito ka lang pala. Tara sa table natin. Umiwas naman agad si Bianca. Ayoko ron. Magpapahangin lang ako. Samahan na kita. Pilit pa ni Drew. Umiling agad siya. Hindi na. Gusto kong mapag-isa. Sa wakas, natakasan niya si Drew. Hindi na rin naman kasi siya mapakali. Hindi niya alam kung bakit ganun siya tingnan ni Jackson kanina. Para bang may ginawa siyang masama. Hanggang sa nakauwi si Bianca, yun pa rin ang iniisip niya. Hindi siya makatulog, bumangon siya at kinuha ang kanyang cellphone. Tatawagan niya si Jackson. Kaya lang, nagulat si Bianca kung sino ang nakita niya sa labas ng bahay nila. Jackson? Nasa ilalim ito ng liwanag ng poste, nakasandal sa motor, nakasuot lang ng puting polo na suot lang nito kanina at hindi na nakatuck-in. Tulala ito at mukhang malalim ang iniisip. Mahigpit din ang hawak sa cellphone. Mabilis siyang naghanap ng shirt at pajama.
tulog na ang mga tao sa mansyon. Nang makababa siya, diretso agad siya sa labas. Umawang ang bibig ni Jackson nang makita siya. Gabi na, Bianca. Hindi ka pa natutulog? Tanong ng binata. Marahan siyang lumapit. Ikaw, hindi ka pa natutulog. Anong ginagawa mo dito? Galing ka pa sa trabaho mo. Inilagay nito ang helmet sa kanyang ulo. Nagpaubaya naman siya. Ilang sandali pa, nasa dalampasigan na ulit sila. Maliwanag ang bilog na buwan sa langit, kaya nakikita niya pa rin si Jackson. Nakaupo ito sa buhangin at nakasandal sa puno ng niyog. Nasa duya naman siya at nakaupo sa harap nito. Huminga ng malalim si Jackson. Hindi ka na nakikipagkita sa akin. Napakurap naman si Bianca. Wala rin naman kasing dahilan para abangan kita, Jackson. Hindi mo naman sinabing acidic ka pala at hindi ka mahilig sa sweets. Siguro inuubos mo lang kasi baka magalit ako. Umiling si Jackson. Paano ko magagalit kung bigay mo lahat ng yun? Kahit panis na pagkain pa yan, Bianca. Baka kainin ko pa rin dahil ikaw ang nagbigay. Napasinghap si Bianca. Bahagya siyang tumawa. Hindi naman siya magbibigay ng panis na pagkain. Mas lalo lang siyang mapapahiya kay Jackson kapag ginawa niya yon. Sana bumalik tayo sa dati, Bianca. Kahit sadyain mo na lang ang paglapit mo sa akin, ayos lang sa akin. Basta magkita tayo at makapag-usap ulit. Sapat na sa akin yon. Puno ng suyo na sabi ni Jackson. Napangiti si Bianca. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Batid niyang hindi lang basta pagkakaibigan ang nabuo sa kanila. Higit pa sa kaibigan ang feelings ni Bianca para kay Jackson. Kayo na ba ni Drew? Tanong pa ulit nito. Umiling naman siya. Nasagot ko na yan, Jackson. Hindi kami ni Drew. Wala kaming relasyon. Tinignan ng binata ang mga bituin sa langit. Ang ganda ng mga bituin, ano? Ang sarap abutin kaso hindi kaya. Ganun ang nararamdaman ko sa iyo, Bianca. Lumakas ang tibok ng puso niya. Inaasahan na ni Bianca yon. Kilos pa lang nilang dalawa, halatang may pagtingin na sila sa isa't isa. Pero iba pa rin talaga ang kapangyarihan ng mga salita. Tila masahawak muna siya sa mga pangako para mas lalong umasa sa mga susunod pang kilos ng binata. Kapag sa'yo, parang laging may pagdadalawang isip, Bianca. Ang hirap sumubok sa'yo, lalo na't wala pa akong nararating. Napailing si Jackson. Tiningnan niyang mabuti ang binata. Bahagya itong nakatingala sa kanya. Tila aliping nakaluhod sa Reyna. Gayunpaman, hindi niya madamang siya ang Reyna. Hindi magmamata si Bianca, pero hindi rin siya luluhod kasama ni Jackson. Ito ang iaangat niya para hindi sila sabay bumagsak. Parang drama, Bianca. Pero langit ka at lupa ako. Hindi tayo bagay. Prinsesa ka. Ayokong ibigay sa iyo ang buhay na mayroon ako ngayon. Kaya gusto kong magsikap. Ayoko munang lumapit. Magmakasakali sa iyo. Kaya lang ang hirap pigilan. Nang magsimula ka ng lumapit, parang gusto ko nang gawing imposible lahat. Maging akin ka lang. Puno ng pagsusumamo na saad ni Jackson. Hinaplos ni Bianca ang mukha ng binata. Palagi niyang sinasabi na priority niyang pag-aaral. Pero hindi naman talaga yun ang dahilan. Si Jackson lang ang gusto niyang bigyan ng atensyon at pagkakataon. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Jackson. Bagay kayo ni Drew. Bagay na bagay. Pero kahit bagay kayo, mahirap pa rin sa akin makita kayong magkasama. Nagsiselos ako. Parang gusto kong manapak. Hilahin ka pala iyo sa kanya. Mahal kita, Bianca. Ang hirap. Pinutol niya ng isang marahang halik ang lahat ng inis ni Jackson. Nang kumawala siya, nakita niya ang pagkinang ng mga mata ng binata sa luha. At alam ni Bianca na nasasalamin din ng emosyon nito ang nararamdaman niya. Mahal din kita, mahinang saad ng dalaga. Hindi mo kailangang mangamba kung may umaaligid sa aking iba. Dahil ako nang kusang lumalayo, walang nababagay sa aking ibang lalaki kundi ikaw. Naiintindihan mo ba yon? Bahagyang tumayo si Jackson. Mahigpit siya nitong niyakap. Napangiti naman siya kahit tumakas ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Simula ng araw na yon, nagkaroon sila ng relasyon ni Jackson. Tuwing uwian, sinisikap nilang palaging magkasama.
Nilihim muna niya yun lahat, lalo na't alam ni Bianca na tututol ang kanyang amang si Gregor. Wala rin naman masyadong pumupunta sa bahaging yon ng dalampasigan. Tila iyon ang naging secret place nila ng binata. Gusto akong makilala ng nanay at kapatid mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Bianca. Marahang tumango si Jackson. Kilala ka na naman nila pero hindi bilang girlfriend ko. Alam nilang palagi tayong tumatambay dito. Nakikita rin tayo ni Joy na palaging magkasama. Chismosa ang kapatid ko na yon. Alam kong natatakot kang may makaalam ng relasyon nating dalawa. Pero mahalaga rin na makilala ka ng pamilya ko. Matamis siyang umiti. Ayos lang, pamilya mo naman sila. Mahal mo sila kaya mahalaga rin sa akin na makilala ko sila. Sa Sabado pwede ako, magpapalusot na lang ako kay Papa na may group work kami sa bahay ni Ida. Napabuntong hininga si Jackson at mas lalong inilapit ang katawan niya rito. Ayokong nagsisinungaling ka palagi para makipagkita sa akin. Gusto kong humarap ng formal sa Papa mo. Pero kahit hindi mo sabihin, alam kong ayaw niya sa mahirap na katulad ko. Hindi nakapagsalita si Bianca. Ganoon din ang iniisip niya. Baka kapag nalaman ni Gregor, paghiwalayin lalo silang dalawa. Alam niya rin namang si Drew ang gusto nito para sa kanya. Gagraduate na rin naman ako, Bianca. Maghahanap agad ako ng trabaho. Mag-iipon para may mukha na akong maiharap sa ama mo. Puno ng lambing na sabi ni Jackson. Umiling si Bianca. Gawin mo ang lahat ng yan para sa sarili mo. Saka, alam ko rin na malayo ang mararating mo. Naniniwala ako sa'yo. Nang dumating ang Sabado, naghanda na siya para sa pagbisita sa bahay ng pamilya ni Jackson. Nag-bake din siya ng cake para may maiabot naman sa ina at kapatid ng kanyang nobyo. Bianca! Tawag sa kanya ni Jackson at patakbo ng lumapit. Kanina ka pa rito? Umiling naman siya. Hindi naman, kabababa ko lang din. Nagpahatid ako kay Ida. Baka kasi kapag binaba ko mismo ng driver namin sa inyo, isumbong niya ako kay Papa. Tumango na lamang si Jackson. Kinuha nito ang box ng cake at hinawakan ang isang kamay niya. Dumaan sila sa rock formation. Nabuti na lang, nagtsinela siya. Kapag sa kalsada kasi sila dumaan, maraming tao ang makakapansin. Nang makarating sa tapat ng bahay, napangiti si Bianca. Simple lang ang bahay ng mga ito pero malinis namang tingnan. Maaliwalas din kahit walang aircon sa loob. Sabi na nga ba may girlfriend na tong kuya ko? Ikaw bang nagbibigay ng iced coffee at kay Kuya Jackson? Tanong ni Joy sa kanya. Naubo naman siya sa kinakain. Naalala niya na naman, hindi niya na naisip yun noon. Araw-araw niyang binibigyan si Jackson at araw-araw din itong inuubos. Hindi man lang niya naisip na baka magkasakit na ito. Ang mahalaga lang sa kanya noon, kainin at inumin ng binata ang mga ibinibigay niya. Joy, ang daldal mo. Naiinis na ako sa'yo. Saad ni Jackson sa kapatid. Tumawa pa ang kapatid ng binata. Napakadamot! Nang sumapit tuloy ang gabi, hirap na hirap na. Alam na iwas muna sa kape pero inom pa rin. Tumikhim si Bianca. Sorry, hindi ko kasi alam. Pero nang nalaman ko, tumigil na ako sa pagbibigay. Umiling si Joy at natatawa pa rin. Kahit ihiyata ng kalabaw ang ibigay mo kay Kuya Jackson, tatanggapin niya pa rin. Baliw yan, ma-inlove eh. Hindi na napigilan ni Jackson na patulan ng kapatid. Sinaway naman agad ni Janine, ang nanay ni Jackson. Natawa na lang si Bianca. Masaya siyang malapit si Jackson sa pamilya nito. Tumabi sa kanya ang ina ng binata nang sila lang dalawa ang nasa sala. Masaya akong makita na may girlfriend ang anak ko. Sobrang sipag ng bata na yan. Minsan nga wala nang pahinga. Palagi rin kasing iniisip ang pambili ko ng gamot. Kung ano-ano na minsan ang pinapasok na trabaho. Tumango naman si Bianca. Maayos po ang pagpapalaki ninyo sa kanila. Napangiti naman si Janine. 13 anyos pa lang siya noon nang pumanaw ang asawa ko. Siya na ang naging katulong ko sa buhay. Ngayon ay siya na lang dahil nagkasakit ako. Pakiramdam ko hindi na ako magtatagal sa mundo kaya sana alagaan mo na lang si Jackson para sa akin ha. Mahalin mo siya dahil kitang-kita ko sa mga mata ng anak ko. Mahal na mahal ka rin niya, Bianca. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Niyakap niyang ina ni Jackson. Mamahalin niya naman talaga ang binata kahit hindi nito sabihin. Nalulungkot lang siya dahil sa sakit ng ginang.
Bigla niya tuloy naalala ang kanyang mama. Bata lang din siya noon nang pumanaw ito dahil sa isang aksidente. Hindi na natin ulit gagawin yun, Bianca. Mariing saan ni Jackson habang tinutulungan siyang ibotones ang kanyang blouse. Umawang ang bibig ni Bianca. Nagsisisi ka? Umigting ang panga ni Jackson. Huwag mo kong tanungin ng ganyan. Hindi na nga ako nakapagpigil kanina. Sa tingin mo, pinagsisisihan ko pa bang nangyari sa atin? Ang hindi ko lang matanggap, hindi pa tayo kasal, nagawa na natin. Nadalaman lang sana kita sa kama at hindi dito sa maliit na kwebang to. Matamis siyang umiti. Bakit? Okay naman dito ah. Ang ganda ng dagat sa harap natin, palubog din ang araw habang ginagawa natin. Pwede pa ngang maulit? Tinakpan agad ni Jackson ang bibig niya. Napigil tuloy ang kanyang mga tawa. Nasisihan talaga siya kapag naaasar ang kanyang nobyo. Umiling si Jackson at halatang dismayado pa rin sa sarili. Ayokong isipin mong basta na lang kitang hinihiga kung saan saan. Espesyal ka sa akin. Mahal na mahal kita, Bianca. Hindi ko gustong maramdaman mong parang hindi kita nare-respeto. Kung pwede nga lang kitang pakasalan agad. Nagawa ko na. Tiningnan niyang mabuti si Jackson. Mas lalo siyang napapahanga sa binata. Hindi na nagtataka si Bianca kung bakit mabilis na nakuha nito ang kanyang atensyon. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Jackson. Mahal din kita. Kapag okay na lahat, kapag nakagraduate na ako at may maganda ka ng trabaho, magpakasal na tayo. Umungot naman si Jackson. Ako dapat ang magsasabi sa iyo niyan. Bakit inuunahan mo na naman ako? Mahina siyang tumawa at pinaningkitan ito ng mga mata. Oo nga no, hindi na tayo dumaan sa ligawan. Parang ako pa ngang nandigaw sa'yo, Jackson. Nanigas naman agad ang binata. Parang may napagtanto. Liligawan kita simula ngayon. Araw-araw. Pasensya na. Kapag lumalapit ka na kinakausap ako, hindi na ako makapag-isip ng tama. Natutuliro ako palagi. Tumaas ang mga kilay niya. Bakit parang hindi naman halata, Jackson? Dinala nito ang kamay niya sa dibdib kung saan tumitibok ng malakas ang puso nito. Ramdam mo? Ganyang kalakas kapag nasa malapit ka, Bianca. Humalakhak si Bianca. Ang hirap paniwalaan para kasing lagi kang seryoso. Isa pa, ayos lang din kahit hindi mo ako niligawan. Hindi naman mahalaga sa akin yun, Jackson. Napapikit ito at sumubsob sa leeg niya. Pwes, sa akin hindi. Baka isipin mong hindi kita pinaghirapan. Kahit tayo na, paghihirapan pa rin kita. Gagawin ko lahat para mabigyan ka ng magandang buhay sa hinaharap. Ayokong maghihirap ka sa piling ko kapag mag-asawa na tayo. Di naman ni Bianca ang bawat salitang binibitiwan ni Jackson. Panghahawakan niya yon hanggat maabot na nila pareho. Magsisikap sila para maging matatag ang relasyon nilang dalawa. Pero sa lahat ng mga pangako at mga pangarap, may mga tao talaga na puputol doon. Bianca! Malakas na sigaw ng kanyang papa. Napatayo agad siya. Nabigla siya sa tawag na yon. Maya-maya ay may mga bumaba sa isa pang sasakyan. Hindi niya alam kung saan galing ang mga lalaking yon, pero mukhang mga tauhan ng kanyang ama. Teka! Bitiwan niyo ako! Jackson! Malakas niyang tawag nang paghiwalayin sila. Napasigaw siya ng utusan ng kanyang ama na saktan ang kanyang nobyo. Papa! Wag! Please, huwag niyong saktan ang boyfriend ko! Kinalagkat siya ni Gregor, pero ayaw niyang magpadala, kaya nasampal siya nito ng malakas. Naging maluwag ako sa iyo, Bianca! Nagtiwala ako sa iyo! Papatol ka lang pala sa hampas lupa na yan! Tumulo ang mga luha ni Bianca. Kahit anong pagpupumiglas niya, hindi siya makawala. Napahagulgol siya nang makitang pinagtulungan ng mga tauhan ng kanyang ama si Jackson. Nakahiga na sa buhangin ang kanyang nobyo at nanghihina na sa paulit-ulit na pagsipa ng mga lalaki. Jackson! Malakas niyang sigaw bago umandar ang kotse. Napatingin siya sa kanyang ama. Papa, bakit kailangan yung gawin kay Jackson yon? Wala po siyang ginagawang masama. Hindi niyo po pwedeng saktan ng lalaking mahal ko. Galit na si Gregor. May karapatan akong saktan siya dahil anak kita. Napakalakas ng loob ng dukhang yun para lumapit sa'yo. Sumabog na naman ang panibagong mga luha sa mga mata ni Bianca. Opo, Papa. Mahirap siya pero mabuti siyang tao. Napakasama niyo. Sobra na po ang pagiging matapobre ninyo.
Sumigaw na si Gregor. Maling-mali na pinatulan mo ang lalaking yun. Wala kang alam, Bianca. Anong mali? Walang mali, Papa. Mahirap lang siya pero siyang lalaking nakilala ko ng punong-puno ng pangarap. Katwiran niya pa. Umigting ang panga ni Gregor. Ang lalaking yun! Anak ng kabit ng mama mo! Natigilan si Bianca. Tanging mabilis na paghinga niya na lang ang maririnig. Alam niyang naaksidente ang kanyang ina, mismong araw na sumama sa ibang lalaki. Pero hindi niya alam na ama pala yun ni Jackson. Matagal na naman yon at wala na siyang pakialam. Hindi naman kasalanan ni Jackson ang kasalanan ng ama nito. Kung nagloko ang kanyang ina noon, nagloko rin ang ama nito. Pareho lang silang biktima. Nagpatuloy ang kanyang ama. Naiintindihan mo ba? Anak siya ni Arnold. Nananalaytay sa Jackson na yon ang kawalanghiya ng ama niya. Sinira ang pamilya natin. Ayoko na siyang makatuluyan mo na bumagsak ka sa walang kwenta na yon. Hindi ako papayag na mabahiran ka ng lalaking yun, Bianca. Kaya wag mo kong galitin palalo. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Wag mo kong subukan. Baka makalimutan ko na anak kita. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang umiyak. Parang kahit ano ang sabihin ni Bianca, hindi na makikinig ang kanyang ama. Nababalisa na siya. Nag-aalala siya kay Jackson pero hindi siya pinagamit ng cellphone. Hindi rin siya pinalabas sa kwarto na yon. Namalayan niya na lang na dadalhin na siya ng ama sa ibang bansa. Papa, ayoko po. Dito lang po ako. Hindi, mariing sabi ni Gregor. Sa ibang bansa na tayo para matigil ng kahibangan mo sa anak ni Arnold. Habang maaga pa, ilalayo na kita. Hindi ka na babagay sa lalaki na yon. Halos magmakaawa na si Bianca. Papa, ayoko pong umalis. Hayaan niyo po ako makita si Jackson. Sobrang nag-aalala na ako sa kanya. Sinaktan niyo siya. Papa, nagmamakaawa na ako sa'yo. Kahit makita ko lang po si Jackson, masigurado na okay siya. Subalit parang walang narinig ang kanyang ama. Umalis siya sa bansa na walang nalamang balita tungkol kay Jackson. Sinubukan niyang hanapin ito sa social media kahit ang kapatid nitong si Joy. Hindi niya rin makita. Ang kaibigan niyang si Ida, hindi niya na rin makontak. At lumipas ang mga taon, wala na siyang naging balita ulit kay Jackson at sa pamilya nito. Gusto mo ng closure kasi mahal mo pa rin. Hindi ka pa nakaka-move on, kaya nga hindi ka makahanap ng mamahalin, diba? Hanggang ngayon, nasa Jackson pa rin na yun ang puso mo. Siya pa rin ang mahal mo. Hindi na makaimik ulit si Bianca. Walang mali sa mga sinabi ni Lorraine. Magsisiniwaling siya kung sasabihin niyang nakalimutan niya na si Jackson. Ang binata ang kanyang first at greatest love. Hanggang mga sandaling yon, mahal na pahal niya pa rin si Jackson. Dala-dala niya pa rin ang lungkot at sakit sa mga pinagdaanan nila noon. Han! Tawag ni Drew at lumapit sa kanyang pinsan. Napangiti naman si Bianca at kinuha agad ang pamangkin. Kamusta ng inaanak ko? Miss ka na ni Tita Ninang. Tumawa si Lorraine. Dapat talaga mag-asawa ka na. Ready na ready ka nang maging ina. Humalakhak naman siya. Gusto niya na nga rin talagang magkaroon ng anak. Naiinggit na siya kina Drew at Lorraine. Minsan pa nga ay nagkaroon siya ng nakakahibang na hiling na sana nabuntis na lang siya ni Jackson noon para may rason siyang bumalik. Nang pumunta si Bianca sa ibang bansa, pinasunod sa kanya si Drew, lalo na nang pumanaw na rin ang abuela nito. Pinagkasundo kasi talaga sila ng binata ng kanilang mga magulang na maikasal. Sobrang tutol siya doon, pakiramdam niya ay hindi na siya makakatakas. Gayunpaman, may ibang plano pa rin talaga ang Diyos sa buhay nila. Nabuntis ni Drew ang pinsan niyang si Lorraine. Nagkaroon ng lihim na relasyon ng dalawa. Labis na nagalit ang pamilya nila ni Lorraine pero para sa kanya, masaya siya na nangyari yon. Alam din kasi ni Bianca na hindi siya ang tamang tao para kay Drew. May balita na sa kanila. Informa sa kanya ni Drew. Sandaling natigilan si Bianca. Talaga? Bumalik na raw sa San Fernando pero si Joy pa lang ang nakikita. Hindi pa sigurado ang mga tauhan ko kung nakauwi na rin si Jackson. Sabi pa ni Drew. Nagkaroon lang sila ng balita dahil kay Drew. Limitado lang din talaga ang alam ng binata tungkol kay Jackson at sa pamilya nito. Basta ang alam niya lang, nang gabing umalis sila ng papa niya papunta sa ibang bansa, yun din ang araw na nawala ang magkapatid sa bayan ng San Fernando. Napakagatlabi si Bianca. Kailangan ko na talagang bumalik.
Gusto kong magkita na ulit kami. Gusto kong humingi ng tawad para sa lahat ng ginawa ng papa ko. Umiling si Drew at puno ng awang tiningnan siya. Bianca, wala kang kasalanan. Pareho lang kayong biktima noon ni Jackson. Pasensya na rin kung masyado akong umeksena sa relasyon ninyong dalawa dati. Basta kapag umuwi ka, hangad kong makita mo na ang kapayapaan sa puso mo. Tipid siyang napangiti. Yun din ang kanyang ninanais. Kaya nang nasa biyahe na siya pabalik sa bansa, labis ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi alam ni Bianca kung anong mangyayari, pero haharapin niya pa rin yon ng buong tapang. At unang araw pa lang niya sa bayan ng San Fernando, mukhang isasabak na agad siya sa mga problemang naiwan niya. Hindi, please, wag dito, liblib na to. Natatarantang sabi ni Bianca. Hindi siya marunong mag-ayos ng sasakyan. Kotse kasi yon ang kanyang pinsa na galing pa sa Maynila. Luma na pero gumagana pa rin naman. Hindi niya naman alam na susuko na pala sa lubak-lubak na daan sa probinsya nila. Napabuntong hininga si Bianca. Ang malas naman. Inilabas niya ang cellphone pero walang signal. Wala siyang ibang choice kundi mag-abang ng ibang dadaan. Maya-maya ay may nakita siyang isang papalapit na raptor na kulay puti. Umatras naman siya nang itigil nito ang sasakyan. Umawang ang bibig ni Bianca nang makita kung sino ang bumaba. Jackson? Pero seryosong ekspresyon lang ang nakuha niya sa binata. Anong problema? Hindi agad nakasagot si Bianca. Parang kailangan niya pang ayusin ang sarili bago makahanap ng mga salita. Hindi niya ito napigilang pagmasdan. May mga nagbago sa pisikal na itsura ni Jackson. Mas lumaki ang katawan at mas tumangkad pa ang binata. Halata rin na may narating na sa buhay. Sasakyan pa lang, nagsusumigaw na sa kasaganaan. Miss, anong problema? Magpapatulong ka ba o iiwan na lang kita rito? May bahid ng inis sa boses nito. Natigilan si Bianca sa tinawag nito sa kanya. Hindi naman pwedeng hindi siya nito maalala. Nakita niya kanina ang recognition sa mga mata ng binata. Sasakay na sana ito pero mabilis niyang hinawakan ng braso. Jackson, umigting ang panga ng binata at inalis ang braso mula sa pagkakahawak niya. Gusto mo ba ng tulong o hindi? Napalunok si Bianca sa kaba. Gusto ko ng tulong mo, nasira yata yung sasakyan ko. Ayaw umandar? Walang salitang lumapit ito sa sasakyan at tiningnan ang problema. Nakatayo naman si Bianca na parang tuod doon. Maya-maya ay napaandar na rin naman ni Jackson ang kanyang sasakyan. Salamat, mahinang sabi ni Bianca. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin, bumalik na si Jackson sa sasakyan nito, pinaandar muli ang raptor at umalis na. Iniwan siyang nag-iisa. Nang makasakay ng sasakyan, huminga si Bianca ng malalim. Pero habang papalapit sa mansyon, tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha niya. Malinaw na agad sa kanya, nakalimutan na siya ni Jackson. Mukhang hindi na siya mahal ng binata. Pumasok na siya sa mansyon, hindi pa naman pinapalitan ang lock doon. Ang alam niya, hindi pa talaga yung ginagalaw ng bagong bumili. Kaya nga nagulat siya nang makitang sobrang linis ng mansyon. Lahat ng mga gamit nila noon, nandoon pa, parang walang nagbago. Kaya lang, wala na siyang lakas isipin pa yon. Gusto na lang muna ni Biancang makapagpahinga. Parang naubos ang lakas niya sa saglit na pagkikita nila ni Jackson kanina. Hindi siya matahimik, gusto niyang makausap muli ang binata kahit makahingi lang ng tawad. Sa mga sumunod na araw, yun munang inasikaso niya. Sa kanya muna iisipin ang pakikipagkita sa abogado. Nakabinbin pa rin naman ang mansyon dahil kalhati pa lang ang bayad ng buyer noon. Napatingin si Bianca sa electrical shop ni Jackson. Nalaman niya mula kay Drew na pagmamay-ari yun ang binata. Napangiti siya, malaking tulong yon sa mga mamamayan ng San Fernando. Kaunti lang din kasi ang maalam sa kuryente sa kanila. Palaging nasisiraan kaya blackout madalas. Hindi naman naranasan ni Bianca yun noon dahil may malaki silang generator sa mansyon. Bianca? Boses ng isang babae. Napalingon agad siya. Ida? Lumapit siya at mahigpit itong niyakap. Sobrang miss na miss niya na ang kanyang kaibigan. Nawalan siya ng balita rito pagkatapos niyang pumunta sa ibang bansa. Pero ganoon na lang ang gulat niya nang itulak siya nito. Bakit? Nagkasalubong ang mga kilay nito. Anong ginagawa mo rito? Bakit bumalik ka pa? Bahagya siyang natawa. Bakit naman hindi ako babalik?
Dito ako lumaki, Ida. Wala na naman kayong properties dito, ah. Naiinis na tanong nito. Hindi ka na dapat bumalik. Babalik ka kung kailan okay na ulit ang buhay ni Jackson at nakabalik na rito. Bumalik ka na sa ibang bansa. Wala nang may gustong bumalik ka pa rito, Bianca. Sandali, hindi kita maintindihan. Naguguluhang sabi ni Bianca. Nandito rin ako para makipag-ayos. Gusto ko rin makita si Jackson para... Bumaha ang galit sa mukha ni Ida. Hindi ka na niya gustong makita pa, Bianca. Anong tingin mo kay Jackson? Patay na patay pa rin sa'yo hanggang ngayon? Kami na ni Jackson. Ako nang mahal niya. Kaya anong inaasahan mo? Pagkatapos mo siyang iwan at hayaang mabilanggo, mahal ka pa rin niya? Hindi na siya nakapagsalita sa gulat. Hindi niya alam na nabilanggo si Jackson. Akala niya, sinaktan lang ng mga tauhan ni Gregor ang dati niyang nobyo. Oo! Giit pa ni Ida. Nabilanggo siya dahil sa'yo. Nakalaya lang dahil sa tulong ng anak ng gobernador. At nang makalaya siya, pumanaw naman ang kanyang ina. Mas lalong lumala ang sakit kakaisip kay Jackson noon. Hindi lang yon. Tingin sa kanilang mga tao dito, masama na pinagsamantalahan ka. Nawalan din siya ng scholarship dahil sa walang hiya mong ama. Silang magkapatid, napilit ang umalis sa bayan na to dahil sa mga panghuhusga ng mga tao. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Bianca. Pakiramdam niya, wala na siyang maihaharap kina Jackson at Joy. Baka nga tama si Ida, kasalanan niya ang lahat. Hindi na siya tumuloy pa. Sumakay na siya ulit ng sasakyan at nagmaneho pabalik sa mansyon. Malabo ang mga mata niya dahil sa mga luha. Hindi niya alam na mas labis pa pala ang pinagdaanan ni Jackson, na damay pang ina at kapatid nito. Pagkatapos ng mga nalaman ni Bianca, hindi niya na alam kung papaano pa siya haharap kay Jackson. Tila kahit kapatawaran nito, hindi niya deserve makuha. Kaya para maiwas ang pagkalugmok, ang mansyon na lang muna ang kanyang inasikaso. Ano po? Fully paid na tong mansyon at on process ng paglilipat ng pangalan? Ibig sabihin, hindi na maituloy ni Bianca ang kanyang mga sasabihin. Huminga siya ng malalim. Mukhang mahihirapan na siyang mabawi ang mansyon. Hindi niya alam na ganoon na pala ang estado ng lupa. Tiningnan niya ang buong mansyon, ano pang saysay kung bakit siya bumalik. Galit sa kanya si Jackson, mahihirapan na siyang bawiin ang mansyon. Dapat siguro, bumalik na nga lang talaga siya sa ibang bansa. Sino po pala ang nakabili ng mansyon? Tanong ni Bianca. Ako! Sagot ng isang lalaki. Napasinghap si Bianca nang pumasok si Jackson sa mansyon. Umawang ang kanyang bibig. Hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng abogado ng kanyang ama. Hanggang sa natapos ang tawag, hindi pa rin siya makapaniwala. Ikaw ang bumili ng mansyon? Tanong ni Bianca. Seryoso lang talaga si Jackson. Ako nga, balita ko. Gusto mong bilhin ulit pabalik ang mansyon. Marahan siyang tumango. Akala ko kasi kalhati pa lang ang nababayad mo. Mapaklang tumawa si Jackson. Kaya ko nang bilhin. Anong tingin mo sa akin? Gustong gusto mo tong mansyon, di ba? Bilhin mo sa tripleng presyo. Napasinghap si Bianca. Wala pa akong ganyang kalaking pera. Mukhang inaalagaan mo naman ang mansyon. Hahayaan ko na lang sa'yo. May kasalanan din ako sa'yo. Hindi na ako mamimilit. Babalik na lang ako sa ibang bansa. Kumunot ang noo ni Jackson. Yun lang yun? Babalik ka na agad? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo ng ama mo, hindi ka man lang hihingi ng sorry? Mataman niya itong tiningnan. Pinipigilan niyang mapaluha. Ayaw niyang maging mahina sa paningin ni Jackson. Alam ko ng mga nangyari. At batid kong kahit kapatawaran mo, wala akong karapatang hingiin. Basag ang boses na sabi ni Bianca. Pero... gusto ko pa rin mag-sorry. Sorry kung wala akong nagawa nun para sa'yo. Sorry kung masyado akong mahina para ipaglaban ka. Namumuo ang mga luha sa mga mata ni Jackson. Sinungaling ka! Galit na galit ako sa'yo, Bianca. Gustong gusto kong maghigante. Binili ko lahat ng lupa ninyo nang malaman kong naghihirap nang walang awa mong ama. Iniwan mo ako. Ni hindi ka man lang gumawa ng paraan para malaman kung ano nangyayari. Tumulo ang mga luha ni Bianca. Hindi ko hinihinging maniwala ka, pero ginawa ko lahat ng makakaya ko.
Sinubukan kong tumakas kay Papa. I-contact kayo. Pero wala. Puno ng hinanakit at galit ang mga mata ni Jackson. Naninikip ang kanyang dibdib dahil doon. Hindi niya matanggap dahil sa kanya naging masalimuot lahat para kay Jackson. Talaga? Huwag ka nang magsinungaling, Bianca. Nung nabilanggo ako, naiintindihan ko kasi galit ang ama mo. Kahit hindi naging tama at patas ang ginawa niya sa akin, inintindi ko pa rin dahil ayaw ako ng ama mo para sa'yo. Pero nung mabasa ko ang sulat mo na may pirma mo pa, pakiramdam ko parang gumuho ang mundo ko, Bianca. Tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha ni Jackson. Umawang ang bibig ni Bianca. Anong sulat ang sinasabi mo? Gigil na pumasok si Jackson sa isang kwarto. Maya-maya ay may iniabot itong sulat. Nagulat siya. Kapareho yon ng kanyang penmanship at kahit pirma, gayang-gaya pa. Nakalagay doon ang statement tungkol sa pananakit. Nakasaad doon na pinagtangkaan siya ni Jackson at ginamit sa binata ang nangyari sa kanila. Umiling si Bianca. Hindi ko sulat to. Hindi ako ang nagsulat, Jackson. Hindi ko magagawa sa iyo to. Lahat ng nangyari sa atin ang ginusto ko. Hindi ako napilitan. Sulat mo yan, Bianca. Kilala kita. Alam kong ganyan ang sulat mo. Giit pa ni Jackson. Napahinga siya ng malalim. Kahit mamatay man ako ngayon sa harap mo, hindi ako sumulat nito sa'yo. Ayokong mambintang pero isang tao lang ang nakakaalam ng penmanship at pirma ko. Kayang gayahin ni Ida ang sulat ko. Siya lang din ang pinagkakwentuhan ko tungkol sa relasyon natin noon. Hindi na nakapagsalita si Jackson pero ramdam niya pa rin ang galit at tensyon. Muling tumulo ang mga luha ni Bianca. Pero kahit ganito, alam kong malaki pa rin ang kasalanan ko. Kaya, sorry para sa lahat. Sorry na nasaktan ka dahil sa akin. Sorry dahil nadamay sina Joy at ang nanay mo. Hagulgol niyang sabi dito. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Jackson pagkabanggit niya sa nanay nito. Alam niyang mahal na mahal nito ang ginang, kaya naiintindihan niya ang galit ng binata para sa kanya. Nasaan ang asawa mo? Bakit hinayaan kanyang umuwi mag-isa rito? Biglang tanong ni Jackson. Hindi kanya dapat hinahayaang umuwi mag-isa rito dahil hindi kita hahayaang bumalik doon. Bumaha ang pagtataka kay Bianca. Wala akong asawa. Kung si Drew ang tinutukoy mo, may anak na siya at asawa na siya ng pinsan ko. Si Jackson naman ang nagtaka. Ano? Wala kang asawa? Umiling si Bianca. Humugot ito ng malalim na hininga. Gusto kong gumanti. Parang may tumusok sa kanyang puso. Tatanggapin ko. Kung yan ang paraan para gumana ang loob mo, magpapaubaya lang ako sa paghihiganti mo, Jackson. Marahang lumapit sa kanyang binata. Napasinghap siya ng sobrang dapit na nilang dalawa. Pakasalan mo ako. Diretsong sabi ni Jackson. Umawang ang bibig ni Bianca. Ano? Anong sinasabi mo? May girlfriend ka. Girlfriend mo si Ida. Kumunot ang noo ni Jackson. Paano ako magkakaroon ng girlfriend kung ikaw pa rin ang mahal ko hanggang ngayon? Hindi niya na napigilan ang mapahikbi. Pero galit kayo ni Joy sa akin. Marahan itong pinunasan ang mga luha niya. Oo, galit ako pero mas matimbang ang pagmamahal ko. Kayang-kayang tanggalin ang pagmamahal ko ang galit ko sa'yo. At si Joy, kailanman hindi siya nagtanim ng galit kanino man. Sa aming dalawa, mas maunawain siya at madaling magpatawad. Pero ako, hindi. At mapapatawad lang kita kung pakakasalan mo ako. Mahigpit niyang niyakap si Jackson. Mahal na mahal pa rin kita, Jackson. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin. Sorry sa lahat. Sorry sa lahat ng ginawa ng papa ko sa'yo. Simula ng araw na yon, naging sila muli ng binata. Nalaman din nila mula kay Mang Danilo, ang dating family driver nila, na si Ida nga ang gumawa ng sulat noon. Binayaran lang ng ama niya para gawin yon at para masira rin siya kay Jackson. Matagal na pala na may lihim na pagtingin si Ida sa kanyang nobyo. Umalis si Ida dahil sa labis na kahihiyan. Galit na galit si Jackson at gusto pang idemanda pero pinigilan niya. Kinakailangan lang nito ng pera para sa tatay na may sakit at nagmamahal lang ng taong hindi ito kayang mahalin pabalik.
Bago bumalik sa ibang bansa si Ida, nagpakasal na sila ni Jackson. Sila lang, kasama ang judge at si Joy. Nang bumalik siya, kasama niya na si Jackson para ipakilala sa mga kamag-anak niya. Ang kanyang amang si Gregor, kahit nahihirapan magsalita at kumilos, humingi pa rin ng tawad sa kanila ni Jackson. Sa mga sandaling yon, mas lalo niyang napatunayan na mabuting tao ang kanyang asawa. Parang dati, magkasintahan pa lang tayo kapag tumatambay dito sa secret place natin. Ngayon, asawa na kita, Bianca. Pinagsalikop ni Jackson ang mga kamay nila. At sa susunod na punta natin, kasama na natin ang anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Hinaplos niya ang mukha ni Jackson. Mahal na mahal ka rin namin. Sobrang dami nilang pinagdaan ng dalawa. Ilang taon na rin ang lumipas nang magkalayo sila. Gayunpaman, muling pinagtagpo ng Diyos ang kanilang mga landas. Paulit-ulit na binubulong ng hangin at kinakanta ng alon ng dagat na sila pa rin ni Jackson ang para sa isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay wala sa karangyaan o kahirapan. Hindi kumikilala ng kahit na anong estado sa buhay ang pagmamahalan. Pinaparating din sa atin ang kwento ni na Jackson at Bianca na kung mahal natin ang isang tao, hindi lang pagmamahal ang dapat nating ibigay, kundi katatagan, magandang kinabukasan, at isang masayang tahanan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming maraming salamat po.